Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. Gagawa tayo ngayon guys ng hamba na concrete. Papakita ko sa iyo guys kung paano ginagawa yung concrete jam. Ito guys, dahil mahal yung kahoy na hamba, ito yung gagawan ko siya ng concrete jam. Ipiprikas natin guys yung hamba nito kasi mahal yung hamba sa furniture shop. Dito guys, ipiprepare muna natin yung bakal na kailangan natin para dun sa concrete jam natin. Wewelding natin siya guys ng 1 inch lang para dun sa nakaiabang natin na dowel dun sa hollow blocks para may tibay talaga siya. Bale guys, itong platform natin, dito tayo gagawa. Nandito ako ngayon sa puno ng kahoy magtatrabaho kasi malimlim dito. Bale guys, ito yung ginagamit ko para sa hamba na concrete. Ang sukat nito guys ay 5 inches by 4 cm para sa kwarto lang. Bali guys, ang gagawin natin na hamba, ang standard talaga ng hamba ay 215 kasi yung pintuan natin 210. Ang pintuan natin, ang standard ng pintuan natin ay 210. Kaya ang gagawin natin na hamba, ang taas ng hamba natin ay 215 para sa allowance niya. Panoorin nyo guys kung paano ginagawa yung concrete na hamba. Bale, unahin natin guys na lagyan ito ng buhangin, itong ilalim niya. Lalagyan natin ito ng buhangin muna, binistay na buhangin, para kung itatapala natin siya doon, ay mayroon makakapitan na yung semento natin. Bale guys, ang ratio ng semento natin ay 1:2. Kung halimbawa isang balde nito ng semento, dalawang buhangin ng ganito rin karami ang ilalagay. Itong buhangin na nilagay natin dito guys ay medyo basa-basa siya. Medyo basa siya para pag pinapala natin yung semento, hindi siya magkakalat. Hindi siya basta-basta magkakalat. Thank you.
Thank you.
natin ulit. Medyo matrabaho lang guys pag ganitong pan. Kailangan ng mahaba-habang pasensya sa ganitong mga trabaho. Bali guys, pag ganyan na, na wala na ganong kwan, medyo pumuporma-porma na siya. Lagyan na siya natin ng kwan, ng purong simento. Magtimpla tayo guys ng ganito. Ng purong simento. Para ipatulo na ilagay natin dito. Para unti-unti na siya guys na kuminis. Oh,
guys, ulit-ulitin na lang natin siya na lagyan itong puro. Itong puro na malabnaw hanggang kuminis siya. Guys, okay na siya. Pagkatapos ng dalawang araw, guys, ipapakita ko sa iyo to kung ano ang kanito sa likuran. Kung bakit ako naglagay diyan ng buhangin na binistay diyan sa kanya. Diyan sa likuran niya. Saka natin makikita yan, guys, pag babaklasin ko to. Pag tutuklapin na natin yan, makikita natin yung likuran niyan. Ayun, guys. Dahil medyo tuyo-tuyo na siya, pahiram ko na siya ng foam para mas lalong kuminis pa. Guys, okay na siya. Bali, sakal lang natin, tignan natin yan pagkaraan ng dalawang araw. Dahil dalawang araw na to, guys, bubuksan na natin. Tutuklapin ko na siya para makita natin yung resulta nitong trabaho natin.
na guys yung mga winelding kong bakal na abang para dun sa dowel natin dun sa pader. I-welding din natin yan guys dun sa bakal na yun para matibay talaga siya at hindi siya hiwalay dun sa pader. Bali itong kanal na to dito sa likuran niya, lalagyan din natin to ng puro guys para siguradong kakapit siya at hindi talaga siya hihiwalay dun sa pader. Ito na guys yung gawa natin na concrete jam, itong precast na hamba natin. Success. Panoorin nyo guys kung paano ikinikabit ito dun sa pader. Abangan nyo yung susunod kong video. Para ma-update kayo guys sa mga susunod ko pang mga video, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para masubaybayan nyo pa yung mga sumusunod kong mga video. Salamat po.